So magandang araw ko muna sa video na ito. Pag-uusapan po natin itong atin pong current na top 10 contenders po kabola. Kasi naman talagang umiinit na po ang mga bakbakan dito po sa tournament na ito kabola. Talaga naman dun po sa taas ng standings sa talagang madami pong umuusubong dun. At to this point wala tayong klarong may pinpoint kung sino talaga yung makakakuha po ng top 2 seed or ng twice to beat advantage po kabola. So may hindi pa nakasubscribe, pakibindot naman po yung subscription na button. So number 10 ko will be Tarafir Majib Kabole. So out of the bottom po ng liga ngayon, we are the best bet or the easiest bet. Magtapos po dito ng may magandang record Kabole kasi they already have 2 wins compared po dito sa Northport at saka dito sa Blackwater Elite Kabole. And of course they have this monster import Jordan Williams. Number 9 po natin will be Phoenix Fuel Masters Kabole. So biggest issue lang din talaga dito is yung pagka-injured nga po ni JV Mokon. So, without JV Mokon, talagang nawalan sila kasi ng kumbaga superstar talent kabole. And then of course, yung kanilang import choice, medyo hindi rin siya habay in a way, diba? Kabole, this is not really that monster import na ang dami nga sa tournament nito. Kaya naman talagang nag-lag behind itong Phoenix, pero they are still trying to catch up to the top 8 spot for the playoffs. Number 8 ka will be Rain Ocean Last of Painters. So, they have this impressive victory without their import kabola na si Greg Smith. And then of course, Greg Smith, maganda yung kanyang naging debut game kabola. So, if you combine these two, dapat tumafat sa Rain Ocean. Medyo maganda ang araw nila ngayon and they are very hopeful with the next few games siguro na Rain Ocean. Pero tingnan natin kung mare-retain po ito itong si Coach Yang Yao kasi nga dun sa initial assessment natin sa bagong import nila, I'm not really that high with what we saw sa kanyang mga numbers and all even that sa highlights. Number 7 ko will be Meralco Bolts Kabola. So I was actually very high with them na si KJ McDaniels yung import, pero ang nangyayari nga ngayon medyo middling lang po sila Kabola. And to si KJ McDaniels hindi na siya masyadong kumbaga monstrous, hindi tulad nung last year, diba, na talagang monster siya eh. Siya yung pinaka monster na import Kabola, pero in this tournament suddenly he is on the kumbaga lower half, diba, in terms of amazingness ng production Kabola. At in a way, yun siguro yung reason kaya medyo middling sila kabola. Pero fortunately, of course, their local are putting up good numbers. Pero yun nga, if KJ McDaniels will not be the monster import, especially in the playoffs, I do not think na magtatagal din po sila sa playoffs. Number 6 ko will be Magnolia Hotshots Kabola, who found this amazing import Antonio Hester that I doubted, of course, when he was first announced na siya po yung kukunin kasi parang kumbaga pang madalian lang eh nung kinuha siya. Pero he's doing very well, he's putting up monster numbers of the defensive end. He's currently the one putting up the number one defensive rating kabola, and this defensive rating is very monstrous kabola. Ito po si Antonio Hester. So pero pinapakita niya na nakuha niya agad yung sistema nitong si Coach Chitty Victolero, and maybe he's that type of import that they need to finally overcome itong mga elite teams kabola and get the championship. Number 5 ko in the NLEX Road Warriors, I think Wayne Selden is really talented. I mean, he should still be capable of playing in the NBA. Pero yan nga, of course, nawala lang siya doon. Pero sa pinapakita ng mga numero ko bola, he's really a monster. 34.3 points, 46% shooting po. In the field, 6 rebounds, 7.3 assists, 3.7 steals, and 1.0 blocks per game kabola. Those are monster numbers kabola. And he deserves that. Kaya naman itong NLEX natin nasa number 5 natin. Or basically, one of the elite contenders. Number 4 ka will be Converge Fiber Xers kabola. So talagang sobrang tight sa taas na even with their monster import itong si Converge, talagang mahirapan din ako ipunta sila sa top 3 kabola. Pero napakaganda ngayon ng nilalaro ng Converge. And of course, nandito rin yung rise nitong si Maverick Anmisi, that if he can sustain that in the playoffs, at the very least, meron na yung Converge na local ace player which they did not have last conference. Na kung may sustain po ito ni Maverick, malamang mas magiging maganda po ang run nila sa paparating po ng playoffs. Number 3 ko will be TNT Tropang Giga. Yes, they're currently at the top of the standings, pero mas madami lang talaga silang question eh compared po dun sa top 2. First, of course, they have a new set of coaches, and of course, hindi pa rin natin alam kung paano po magiging performance niyan sa playoffs. Pangalawa, ayan, nagkakaroon na sila ng problema sa injury sa Mike Williams. Mukhang injured po si RR Pugo, injured na nga kabola, 'di ba? JPR, I think hindi pa siya nakakabalik. So, madami silang question ngayon, but they at the very least are playing well, and they found this
Ano ba yung mas mataas pa sa Monster, di ba? Name part na si Rondae Hollis-Jefferson na legit pa, na kaya pa nito maglaro sa NBA. Pero, he's now playing in the PBA. Kaya kung ikaw po ay fan, sa gusto mo makakapanood po for a few games, several games, panood mga games sa TNT para makapanood ko po ng NBA level po na talent. Number 2 ko po will be Barangay Hinebra. San Miguel, yes. 4-2 lang po sila currently. Pero alam naman natin ang Hinebra, di ba? And sa elimination round, may chance lang talaga na medyo hindi sila umangat talaga doon sa pinakamataas or sa number 1 seed. Pero pagdating sa playoffs, they are still the most feared team. They are still the most fluid team kabola. Ganun naman talaga eh. Si Coach Tim Cone na gumalaw. Ano kasi siya talaga? Ang tingin niya sa tournament talaga, whole tournament, hindi lang yung kada game, kailangan mo yung panalo. No? He's preparing them talaga to win that championship. Kaya naman talaga napakadami na ipanalo ng championship ni Coach Tim Cone. Number 1 ko be San Miguel Beermen kabola. I think weighing everything kasi sila yung pinaka-deserving pa rin to be the number one or basically the best bet right now to win the championship. For them to be with this very good record even though they do not have that monster import means that they are playing a very good system right now with Coach George Gallant. I think madami or almost all of their players are more confident compared when they are playing under Coach Leo Austria. And dun yan, mas namamaximize yung overall talent ng team. Although of course, nagkaroon pa rin ng lapses itong si Coach George Gallant. Like yung decision niya po na hindi palaruin itong si Junmar Fajardo on the last seconds and natalo sila kabola. So, kabola, sino ang number 1 mo ngayon? Comment na po sa baba.